Okay guys, problem number 7. No? Two batteries A and B are properly connected in parallel to supply a current of 160 amperes to a load resistor. To the open circuit terminal voltage of battery A is 126 volts and its internal resistance is 0.12 ohms. If the internal resistance of battery B is 0.15 and it delivers a 90 amperes, calculate A, the open circuit terminal voltage of battery B. Letter B, the total power taken by the load. Okay? So, dyan, drawing ko muna yung circuit. Okay? Okay. Sabi niya diyan, si battery A daw ay 126 volts. Okay? Tapos may internal resistance siya na 0.12 ohms. Okay? E may sinusupplyan daw silang 160 ampere. Okay? Yan. Then meron daw internal resistance si battery B na 0.15 ohms. Okay? Ang hinahanap natin ay yung si EB tsaka si power kay RL. Okay? So, ayan. Assume lang tayo ng current direction. Ganun lang din. Tapos, isalubong ko na lang din to. IA, IB, IL. Okay? Node N. Okay? So mag-KCL lang tayo diyan, na. KCL at node N. Okay? So IA plus IB minus IL is equal to 0. So IL ay equivalent to IA plus IB. Okay, ayan yung KCL natin. So, sunod, KBL na tayo. Ano ko to? A, B, C, D, N, F. KBL tayo. At, dito. A, C, N, F, A. Okay. So, A, C, N, F, A. Okay? So, ayan. So, meron tayong 126 minus 0.12 IA minus 160 RL. No? Equals to 0. So, ayan yung KBL natin. Isa. Then dito, meron tayo sa kabila. No? Dito tayo kay B, KBL, at B, D, N, F, B. Okay? So, meron tayo, inahanap dito si EB. So, lalabasan yan. Ay, hindi pala si EB. KBL pala dito kaya no. Itong buo na. Buong circuit na pala. Hindi pala ito EB. So, meron tayong A, C, N, D, B, F, A. Okay? Ayan na yung buong circuit na KBL natin. Hanapin natin kasi wala. Si EB nga pala hinahanap. So, hindi natin siya basta-basta pag dito tayo nagsimula. So, meron tayong 126 minus 0.12 IA. Okay, pasalubong si IB. Eh, nag-deliver daw si IB ng 90 amps. No? Okay, no? So, nabasa ko eh. 90 amps. Ito, sundan. Ito, 90 amps. So, positive IB plus 90 multiply by 0.15 minus EB. Okay?
So meron akong EV, mahanap ko na si EV, no? So dito makukuha ko na pala dito 0.12 IA plus 90 times 0.15. Okay? Eh IA ko wala pa, no? Pero may IL na ako tsaka IB. So dito pala, meron akong 160 IA plus 90. Meron akong IA na 70 ampere. Okay, so makukuha ko na si EB dito, no? Or yung open, yung ano niya, so meron ako 0.12 times 70 plus 90 times 0.15. Meron akong EB. 0.12 times 70 plus 90 times 0.15. Meron akong ay nakalimutan ko sama si minus 1. Nakalimutan ko si isa si 126 pala. Plus 126. 126 minus yan. Ulitin ko. 126 minus 0.12 times 70 plus 90 multiplied by 0.15. Meron akong 131.1 volts. Okay. Ang sabi dito, the total power taken by the load resistor RL, no? So dito, makukuha natin si BL. Ha? Dito kasi, ito pwede natin makuha si BL pag hindi natin inano si 160. Na okay? No, dito. Kasi diba ito, voltage drop to. Ito. So, pwede natin isamang gawin natin i-assist na, ay ulitin ko lang dito. KBL at ACNFA. Okay? So, dito 126 minus IARA, okay? Equal din yan kay BA. Okay? Minus ito ILRL equals to 0. So meron to IL, pero equal rin yan kay voltage load, no? So meron akong 126 minus si IA na 70 times si RA ako na 0.12 minus BL equals to 0. So BL ko ay 126 minus 70 times 0.12 117.6 volts, no? Hinanap ko lang yan para din ako mag-ano, gagawin ko na yung by power, no? Pwede rin kunin mo yung ano, RL muna para di ka maguluhan. Pero ako, voltage akin mo ako kasi diba meron tayong power formula na V multiply by I. So meron akong 117.6 multiply by current IC may I load na si IL ko 160 amps. So meron akong PL na 117.6 times 160. Meron akong 18,816 watts. Okay. Yan yun. So last number, huh? Pero pakita ko muna yung buo para baka hindi makita eh. Medyo maliit lang yung video, yung ano ko eh, stand. Okay, kitang-kita naman. So, number 8. A 125 volt DC generator whose internal resistance is 0.15 is connected through a 0.45 line resistor to charge 290 volt storage. Batteries A and B are respectively 0.32 and 0.4. What are the charging currents? Yung 0.32 dito tsaka 0.4 ay yung internal resistance ng battery. So drawing ko muna. Okay.
So meron tayo, meron do tayong 125 volts. Okay. Meron do tayong internal resistance dito na 0.15. Tapos meron do tayong 45.45 ohms na series. Tapos dito si 90. Okay, meron tayong 0.32 na internal resistance, meron tayong 0.4 na internal resistance. Hindi ko na din drawing yung resistor, pero okay lang naman, pwede mo i-assume na nandiyan yan, okay? So meron tayo ditong I. Meron tayo ditong I. So meron, assume ko ito, I1 is equal to I2, I3, okay? Mag-KCL ka lang ulit, no? At node, N na lang ulit, N. Okay, so meron kang I1 minus I2 minus I3 equals to 0. So meron kang I1 is equivalent to I2 plus I3. Ayan yung KCL mo, no? So mag-KBL ka na. Ito na, dito ka muna sa portion na to, na A, B, C, D, N, F. Okay, KBL at A, B, C, ay, A, C, N, F, A, C, N, F, A. Okay? So, meron kang 125 minus yung I1 mo. I1, 0.15. Okay? Plus I1, 0.45. Okay? Minus 0.32 I2. Okay? Minus 90 equals to 0. Okay? So dito, pag merge ko lang yung magkaparehas, so meron ko 125 plus minus, ay, minus din itong isa. Minus 0.6 I1, okay? Minus 0.32 I2. Minus 90 equals to 0, okay? So, 125 minus 90, 35. 0.6 I1. Minus 0.32 I2. Okay, ayan yung isang KBL mo, KBL equation mo. Then, KBL ulit sa isa. Yung buo na, A, C, N, D, B, F, A. Okay? So, meron kang 125 minus 0.15 I1 minus 0.45 I1, okay, minus 0.4 I3 minus 90 equals to 0. Okay, so meron kang 125 minus 0.6 I1, okay, minus 0.4 I3 minus 90 equals to 0. Okay, so magkakapareha sa meron sila I1, no? Dito rin I1 din, so dapat si I1 yung matitira natin dyan. So bali magiging ito, lipat ko na sa kabila to, so magiging 0.32 I2, okay, 35 minus 0.6 I1. Okay, so I2 ko ay 35 divided by 0.32, meron kang 109.375. okay, 0.6 divided by 0.32, meron kang 1.875 I1. okay, then dito naman sa I3 ilalabas mo, so meron kang 0.4 I3. okay, labas mo lang yan, so meron kang 35 minus 0.6 I1. So meron kang I3 na 35 divided by 0.4, 87.5 minus 0.6 divided by 0.4, meron kang 1.5 I1. Okay, so yan, isa-substitute mo lang dito kay I1 plus I2. So meron kang I1 is equal to I2 plus I3. So meron kang I1
ito mo, substitute mo lang doon. So meron kang 109.375 plus ay minus 1.875 minus multiply by I1 plus 87.5 minus 1.5 I1. So meron kang I1. Okay? So meron kang 109.375 plus 87.5, meron kang I1 196.875. okay, 1.875 minus 1.5, meron kang ay meron kang 3.375 I1. okay, so I1 mo ay 196.875 divided by 4.375. Meron kang I1 na 45 ampere. Okay? Eh, hindi naman yan yung inanap. Inanap si I1, I2, I3, yung charging currents mo. So, I2 mo, substitute mo lang dito para makamu si I2. Okay? So, meron kang 109.375 minus 1.875 multiply by 45. So, meron kang 25 amperes. Then kay I3, substitute mo lang din ulit sa I1. Meron kang 87.5 minus 1.5 times 45. Meron kang I3 na 20 amperes. Okay? So, gets? Kayang kaya? So, yun lang na. Galingan nyo. Dapat dito pa lang maging malakas na kayo para in the future higher electrical subjects, hindi na kayo mahihirapan, no? So, yun lang. Galingan nyo at ingat lagi. God bless.